Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2023 horror film na pinamagatang Winnie the Pooh, Blood and Honey. Babala sa mga batang manonood, medyo masela na mga eksena. Watch out and take care. Sinimula ng pelikula si isang drawing at pinakilala tayo sa ating bida na si Christopher Robin na naglalakad sa gitna ng gubat. Nasa lubong niya ang mga kakaibang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Sa kabila ng mga itsura nila, ang walang muwang na si Christopher ay kinaibigan silang lahat. Nagpakilala naman sila isa-isa kay Christopher at sila ay si Eeyore, Owl, Rabbit, Piglet at Winnie the Pooh. Mula noon ay madalas na silang dalhan ni Christopher ng mga pagkain at dahil dito ay mas lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Halos araw-araw silang masayang naglalaro pero hindi nagtagal, kinailangan ni Christopher iwan sila dahil mag-aaral na siya ng kolehiyo. Sa kawalan ng presensya ni Christopher para gabayan sila, dumating ang di inaasahang taglamig at ang mga nilalang na ito ay halos mamatay na sa gutom. Isang araw naisipan nilang kainin ang isa sa mga kasamahan nila na si Eeyore. Mula noon, nagkaroon na rin sila ng pagkamuhi sa mga tao, lalong-lalo na kay Christopher dahil sa pag-abandonan nito sa kanila. 5 taon ang nakalipas at si Christopher ay muling bumalik sa kagubatan para kamustahin muli ang kanyang mga kaibigan. Sinamahan siya ng kanyang kasintahan na si Mary. Hindi makapaniwala si Mary sa kinikwento ni Christopher sa kanya patungkol sa mga kaibigan niyang kalahating tao at kalahating hayop. Dagdag pa ni Mary na maniniwala lang siya kung makikita niya sila. Pooh, Piglet, Iyo. Christopher, it's not safe! It's changed. It's a sort of mistake. Narating na nga ni Chris at Mary ang lugar ng mga nilalang at tumambad sa kanila ang magulong estado nito. Natatakot na si Mary kaya sinabi niyang umalis na sila pero pinagdiinan ni Chris na mababait daw ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sila, nakakita si Mary ng isang bungo. Habang hindi naman napansin ni Chris ang puntod ni Eeyore na kinain ang kapwa niya nilalang mula nung umalis si Chris. Pagkatapos narating na nga nilang dalawa ang tahanan ng mga kaibigan niya. Napansin ni Mary ang magulong drawing ng mukha ni Chris na lubos na ipinagtataka ni Chris. Bigla na lang, nakarinig sila ng boses. Pansamantala silang nagtago sa ilalim. Na makatulog na mga nilalang, ginamit nila ang oportunidad na ito para lumabas na ng bahay. Sa kasamaang palad, sinorpresa sila ni Piglet sa pagsakal nito kay Mary sa leeg gamit ang matalas na metal. Wala nang nagawa si Chris sabay tumakbo siya. Nasalubong niya naman si Pooh at sinusubukan niyang ipaalala sa kaibigan na siya si Chris. Kalaunan ay dumating na rin si Piglet at kinorner nilang dalawa si Chris. Ngayon, batid na ni Chris na ang mga kaibigan niya ay hindi na katulad ng dati. Kumalat ang balita sa misteryosong pagkawala ng mga tao sa kagubatan. Nagbabala na rin ang media sa mga tao na lumayo sila sa 100 acres wood na kagubatan. Pagkatapos ay pinakilala tayo sa babaeng si Maria kung saan kasalukuyan siyang pinapayuhan ng kanyang therapist. Pagkatapos ng sesyon, si Maria kasama ang mga kaibigan ay nagpa siyang mamasyal sa kagubatan. Pero lingid sa kaalaman nila, ang ruta na napuntahan nila pala ay malapit sa pinagbabawal na kagubatan. Nang makarating sila sa kanilang tutuluyan, namangha ang grupo sa ganda ng lugar. Pagpasok sa villa, sinabi ni Jessica sa kanila na ibigay sa kanya ang mga cellphone nila para hindi ito makasagabal sa kanilang bakasyon. Pinag-usapan din nila ang isa sa mga kaibigan nilang si Tina dahil hindi pa rin ito nakakarating. Samantala, huminto si Tina sa mismong lugar ng 100 acre wood sabay tinawagan niya mga kaibigan dahil naliligaw daw siya. Subalit walang sumasagot sa tawag niya kaya naglakad-lakad muna siya sa paligid. Subalit bigla na lang, lumitaw si Winnie the Pooh at nataranta si Tina kaya nagtungo siya sa abandonadong garahe. Akala niya umalis na si Pooh kaya lumabas na rin siya sa pinagtataguan. Pero paglingon niya sa likod, sinimulan siyang hambalusin ni Pooh ng paulit-ulit hanggang sa mamatay. Pagkatapos brutal na pinagpirapiraso ni Pooh ang katawan niya sa wood chipper.
Balik sa villa, nag-usap muna ang grupo at inilahad ni Maria ang kanyang karanasan sa isang manyakis na stalker at kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagdaranas siya ngayon ng anxiety, pero sa ngayon ay unti-unti na rin daw bumubuti ang kanyang kalagayan. Samantala, sa lungga ni Pooh, makikita natin nakatali sa kisame si Christopher habang pinapaalala niya pa rin kay Pooh ang masasayang sandali nila noong mga bata pa sila. Naalala rin naman ito ni Pooh kung saan tinuring niya pang ang best friend si Christopher. Napaluha si Pooh pero ang kalungkutan niyang ito ay napalitan ng puot at galit sa kanyang puso. Kumuha siya ng latigo at paulit-ulit na hinagupit niya ang likod ni Christopher. Nilagay niya rin ang kalansay ni Mary sa harap niya dahilan para lalo siyang magdalamhati. Sa kabilang banda, hindi matiis ni Lara na hindi niya hawak ang kanyang cellphone kaya palihim niya kinuha ito. Kalaunan sa gabing yun, habang naglalakad si Pooh, nakarinig siya ng maingay na musika na nagbumula sa kubo ng mga babae. Sa parehong sandali, naliligong mag-isa si Lara sa jacuzzi tub habang nagsiselfie. Matapos niyang magpicture, tiningnan niya ito isa-isa nang bigla niyang mapansin ang isang figura na nakatayo at nagmamasid sa kanya. Umalis siya para hanapin ito pero wala siyang natagpuan. Inisip niya na lang na marahil pinaprank lang siya ng mga kaibigan niya kaya bumalik siyang muli sa jacuzzi. Habang naliligo siya, hindi niya napansin na lumapit na pala si Pooh at Piglet sa kanya. Pagising ni Lara, nakita niya ang sarili na nakatali at nakatayo si Piglet sa tabi niya habang pinapaandar ni Pooh ang kotse. Nagbakaawa si Lara pero patuloy na sinagasa ni Pooh ang kotse sa kanyang ulo. Narinig ni Alice at Zoe ang pagsigaw ni Lara habang si Maria at Jessica naman ay lumabas at tumambad sa kanila ang bukas na pinto ng kotse at ang durog na ulo ni Lara. Bumalik sila sa loob sa sobrang takot at tumambad naman sa kanila ang dugong nakasulat na mensahe sa salamin. Naalerto sila sa tunog ng nabasag na salamin sa kabilang silid. Magkasama nilang sinuri ang pinagmula ng tunog at doon ay napansin nila si Pooh na may hawak na kutsilyo. Inikot ni Pooh ang buong bahay sabay pinatay niya rin ang mga ilaw. Nagtungo si Zoe at Alice sa kusina para kumuha ng kutsilyo habang bumabalik muli ang anxiety ni Maria tungkol sa kanyang stalker. Pagkatapos makakuha ng kutsilyo ni Zoe at Maria, nagtungo sila sa pool para isara ang pinto sa likuran pero sa di inaasahan, lumitaw si Piglet at nahimatay naman si Alice sa sobrang takot. Papaluin na sana ni Piglet ang walang malay na si Alice pero kinuha ni Zoe ang atensyon ni Piglet sa kanya. Pumunta siya sa pool at nakahanda ng patayin si Zoe. Nang magising si Alice, nakita niya si Zoe na pinatay ni Piglet kaya nawalan muli siya ng malay. Kalaunan, dumating na si Jessica at Maria at tumambad sa kanila ang lumulutang na katawan ni Zoe habang daladala naman ni Piglet ang walang malay na katawan ni Alice. Palihim namang sinusundan ni Jessica at Maria ang halimaw kung saan nila dadalhin si Alice. Pagkatapos, tinali ni Piglet at Pooh si Alice. Kasalukuyang kumakain si Pooh ng sariwang honey. Kalaunan nang makarating na si Jessica at Maria sa lugar, agad nilang pinakawalan si Alice habang wala ang dalawang halimaw. Papatakas na sana ang tatlo nang bigla silang makarinig ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Sa loob ng nalalansag na silid, natagpuan nila doon si Christopher na nakatali. Dahan-dahang lumapit si Maria sa kanya at biglang nagising si Christopher na humihingi ng tulong. Tinulungan naman nila siya at pinakawalan. Pagkatapos nakarinig muli sila ng sigaw ng isang babae kaya sinabi ni Chris sa kanila na huwag na nila siyang alalahanin at iligtas ang babae. Pinuntahan nila ang sumisigaw na babae at tumambad sa kanila ang kaawa-awa at sugat ng babae. Nang tanungin ni Jessica kung sino ang may gawa nito sa kanya, sinabi ng babae na ginawa ito ni Pooh at Piglet. Inilahad niya na ang mga nilalang na ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Pagkatapos pinakawalan na nila ang babae mula sa pagkakatali. Habang naglalakad sila, natakot ang babae sa kanyang itsura kaya sumigaw siya na may pagdadalamhati. Dahil dito, kinuha ng babae ang baril na hawak ni Maria at nagpasya siyang maghiganti sa dalawang halimaw na gumawa nito sa kanya. Ang tatlo naman ay takot na nagtatago sa gilid. Sa wakas, nagpakita na nga si Piglet at tinanggap niya ang hamon ng babae. Tinutok ng babae ang baril kay Piglet sabay sinabing magbabayad siya sa ginawa niya.
Sa kasamaang palad, ubos na pala ang bala ng baril at sa pag-atras niya ay nasa likod niya na pala si Pooh. Pagkatapos, tinuluyan na nga siya ni Pooh at kinain naman ni Piglet ang kanyang muka. Nagpa siya ang tatlo tumakbo at hinahabol sila ni Pooh. Balik kay Alice, makikita natin si Piglet na nahuli ni Alice. Paulit-ulit niya itong hinampas at sinabing sisiguruhin niyang magbabayad siya. Sa kasamaang palad, dumating bigla si Pooh at pinatay niya si Alice sa pamamagitan ng kanyang machete. Pagkatapos, pinagpatuloy niyang muli habulin sina Jessica at Maria. Sa ilang sandaling pagtakbo, nasa lubong nilang isang kotse. Lumabas ang ilang mga kalalakihan kaya ibinunyag ng dalawa ang lahat ng mga kaganapan sa lugar. Biglang nagpakita si Pooh sa kanila na usyoso ang may mahabang buhok na lalaki kaya nagpasya siyang hantingin si Pooh. Binalaan naman sila ni Jessica at Maria pero hindi nila ito pinansin. Pinalibutan nilang apat si Pooh at pagkatapos hinampas siya ni Logan ng malakas pero baliwala lang ito kay Pooh. Kaya dahil dito, sabay-sabay nilang inatake si Pooh. Sa kabila nito, nanatili pa rin nakatayo si Pooh na parabang walang epekto ito sa kanya. Ngayon ay siya naman. Nang makita ng dalawa na papalipit na si Pooh sa kanila, sinubukan nilang sagasaan ito. Matapos mauntog ang ulo ni Maria sa manibela, nakita niyang kinakaladkad ni Pooh si Jessica. Ilang sandali lang, pinakita ni Pooh kay Maria ang pugot na ulo ni Jessica. Sa sobrang takot, wala nang nagawa si Maria at sinimulan siyang kaladkarin ni Pooh. Nang papatayin na siya ni Pooh, mabuti na lang biglang dumating si Christopher at iniligtas si Maria. Tinulungan niya agad si Maria makatayo, pero sa ilang minuto lang, muling nagkamalay si Pooh. Tinulak niya ang dalawang kotse at kinuha ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos kinuyog niya si Maria sa buhok at sa huling pagkakataon ay nakiusap si Chris sa kanya na huminto na siya sa kanyang paghihiganti. Dagdag niya pa napakawalan niya na si Maria at kapalit nito ay mananatili siyang samahan si Pooh habang buhay. Nang marinig ito, dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kutsilyo pero bigla siyang natahimik sabay sabi kay Christopher. Dahil dito, sobrang natroma si Christopher at napagtanto niyang ang dati niyang tinuring na kaibigan ay isa ng malupit na demonyo. Naiyak siya habang pinapanood na paulit-ulit na sinasaksak ni Winnie the Pooh ang katawan ni Maria. Nagtapos ang pelikula sa malungkot na pangyayari kung saan si Christopher ay patuloy na tumakbo sa kagubatan para tumakas.